na tayong kabayuhan, guys. Baka kabayuhan na ito, mga kaibigan. And ito yung daan. Ito yung hindi natin nadaan na nakaraan. Daan na nakaraan. Ang pinagusta lang tayo. After 5 or 1 week. One week na. Ang lumipas. Kabayugan. Ito ang nangyari sa Kabayugan. Let's try tayo dito ngayon sa Kabayugan, okay. Sabang. Share ko lang, may binigyan kami ni Mata. Nandun siya sa taas. Yung parang alay-alay lang iniisip kasi. Kaya... Nabanda pa yung bahay niya. Inartya natin siya ng yes. Binigay nating ayuda. Yung kay G-Boy hinating natin. Ayun. As much as possible, gusto sana natin tulungan lahat. Pero kaya lang yung resources natin kulang na kulang. Ilang talaga, kaya yun, hindi mo kayang, sabi nga nila Manong, hindi mo kayang tulungan lahat ang buong ano, pero pwede kang makatulong sa tayo. Merong part, maliit na part ng community na nakakatulong tayo. Yes. Kaya gusto kong mag-sponsor dyan, PM lang po kayo. Yes, dahil mahaba-habang restoration pa ito, pwede pa kami mag-deliver. I-deliver natin yan sa nakakailangan. Message nyo lang kami, good ride. Ngayon, papunta tayo ng Sabang. Tingnan natin kung ano na yung itsura ng wharf. Yung mga ano, kawayan o kulay dilaw na. Yung ang ganda-ganda ng Cars Mountain dati, sinamoy. Round na. Grabe na round, guys. Dito tayo, guys, sa Sitsa Sabang. Malapit na tayo sa wharf. Doon na sa coastal. Sorry. Hulo. Grabe yung coastal area na bahay. At saka mga bangka. Tingnan nyo. Ano? Ito yung wharf dito ay yung mga pahingahan dito. Sira, dapa. Ito naman yung right side. Banayad na yung dagat ng mga kaibigan. So yun guys, dito tayo ngayon sa Sabang Wharf. Ang dating napakagandang Sabang Wharf, wala na. Yung kubo na to, saan ba to dati nakalagay, Manong? Dito ata yan, no? Dito. Dito may, dun na magpo-post tayo ng picture ng before. Kasi alam ko may kubo doon. Nilipad. Grabe. Na. Tapos yung mga bahay dun sa kabila, pakita mo man. Wala nang bubong. Grabe kalupit. Malupit talaga si Odette. Yung ano, yung mga ano doon, in doon na nakainit. Wala na. Grabe. Kawawa si Sabang. Ang laki talaga ng pinsala ng bagyong Odette. Atindi. Parang abang nirise namin, nakikita namin to ulit. Kasi dati yung pinupuntahan natin, naninibago kami. At the same time ako, nalulungkot ako sa nakikita ko. Tapos yung mga bahay na nakadapa na, tapos yung mga tao, hindi nila alam pa paano sila magsisimula.
Siyempre, wala rin silang pera. Diba? Unahin nila, kailangan makakain muna sila. Bigla lang rin kasi. Oo, makakain muna sila dapat. Diba, yun nga pinag-usapan namin ni Manu kanina, ilang araw na, diba? One week na. One week na. Tapos yung mga puno na sa bubong pa rin. Oo. Hindi natatanggal. May wala pa rin bubong. Ganun. Kasi ganun nga, yung mga tao kasi, kumbaga wala rin silang, kumbaga wala silang resources. Mas gusto yun, mas uunahin pa nila yung panlaman sa tiyan nila, yung pagkain nila. Bago yun. Wala na silang time mag-ayos sa bahay. Oo, sa bahay nila. Kasi pag hindi sila nagtrabaho, wala na rin silang kakain eh. Diba? Kaya maswerte ka na bago pa ang bahay mo. Pasko ngayon, wala silang kliyente. Oo nga pala, Pasko ngayon pala. Merry Christmas. Kaya yun si tatay ganyan, sabi ko tayo wala. Sabi niya, okay. Binigay ko yung kandila, dapat yung binibili. Ay, boy. Kaso lang, parang mas kailangan nila. Grabe. So ayun, marami talagang maraming nangangailangan ng tulong at gusto man namin tumulong pero kami hindi rin talaga namin kakayanin. Hindi namin kakayanin tulungan lahat. Siguro nakakatulong kami, nakakabigay kami. Yung malaking nabigay natin ngayon na pagkain, sa donation kasi. Pero hindi, parang tingin namin yung mga natutulong namin parang hindi sa sapat. Kasi sobrang dami pa talaga na nangangailangan. Oo, maliit lang yung nasuduan, di ba? Ilang bata lang, ilang pamilya lang yun. Message na kayo kung gusto nyo rin tumulong. Pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood ng mga videos natin. Alungkot. Nalulungkot lang talaga kami. Ila. Speechless. Merry Christmas, Karen. Tuloy ang buhay. Yes. Bye-bye. Merry Christmas.